sixth commandment para sa mga financial commandment for those in their 20s. You shall have an emergency fund. Okay. Oh, nagpapa-shout out ka, Mark, ha? Sa, from Qatar daw, hello. Si Mark mukhang nasa 20s pa eh. Meron ka na bang emergency savings? Mark, sige nga. Okay, so ano ba yung savings natin dapat? Ano? It should be equivalent to at least 9 months of our expenses. Okay? Maganda so kung yan. Ang expense mo ay 20,000 pesos a month times 9, that is 180,000 pesos dapat ang iyong laman, no, sa iyong bangko, no? At pag 20 to 22 years old tayo, mga bata pa yan dahil nagsisimula, at least 3 months. Okay. Pero pag 23 ka na, hanggang 29, dapat naka-full 9 months ka. Actually, sir, so ako ang nagsisimula magtrabaho, hindi talaga ako mapakali kapag maliit yung pera ko sa bangko. Kaya talagang kahit na magtipid ng lalo, talagang dapat hinuhulugan. Actually, hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon naman. Diba? Si Edwin talaga. Okay. At ano siya, katig-katig siya. Anong pera mo? Ganyan. Ganyan-ganyan siya. Tingin ko magkano na yung laman. Okay. Bago tayo magpunta sa savings, sabi ni Junel, mas maganda i-loan sa cooperative, sir, para yung interest na binibayan ko. And actually, yung loan din sa co-op kasi usually mataas yan. Kaya hindi ko pa rin siya carry, ano? Kaya actually, kapag nakikita nyo, di ba, kapag ako ay nagpo-promote ng kooperatiba, it's really more on share capital and savings, no? Unless it's used for business, at tapos for consumption siya, hindi ko gusto talaga loans in general, whether from banks or cooperatives, okay? Right. So you can also save in Pag-IBIG MP2, rural bank time deposits, and government bonds. Mm-hmm. Pwede rin sa mga digital banks actually, no? Pwede rin. So ito yung mga savings hacks natin, Sir Ed. First is a set up automatic transfer from PPM account to emergency fund savings account para na, at yung savings account time service, wag na natin lagyan ng ATM para hindi mo talaga ma-tempt na magastos. Okay. Di ba? Kusa na yun na pumupunta doon. Oo, no? And then ask your HR to automatically deduct and remit your MP2 contributions para hindi mo na iniisip. And then save in cooperatives or rural banks para ma-avoid natin yung temptation ng withdrawal. At mas malaki pa yung interest. Yes. Kasi usually kapag sa rural banks at saka sa mga co-ops, walang ATM. Tama. Passbook ang labanan, di ba? Tip lang ako sa kanila, no? Kapag yung HR ang ni-request natin na automatically i-detect yung sa ating sweldo, mag-remit sa MP2 contributions, syempre maging alerto rin po tayo. Meron namang online system ang Pag-IBIG to check kung talagang pumapasok ang ating contributions. Correct, ano? At yun nga, naku, nakakatuwa naman itong tanong ni Che, di ba? Ang sabi ni Che or Chai, alam mo, 139 lang tayo kanina, 210. Yes, sabi niya, Sir Vince and Sir Edwin, ano pong advice niyo? Should I build an emergency fund po muna before I buy a desktop na gagamitin ko po sana for my freelancing work? Thank you po. Ayan, no? So, Che or Chai, ang advice ko sa iyo ay dahil ito naman ay ginagamit mo for your freelancing work, that means this will generate income for you, then I suggest that you prioritize the desktop first. So, yes. Pag ipunan mo yung desktop, tapos pag ano na, pag nandyan na yung desktop, mas marami ka nang magagawa sa freelancing work mo, then makakapag ano ka sa emergency fund mo. Pero pwede naman na, habang ginagawa mo yon, may maliit ka nang nilalagay for your emergency fund. Pero sa totoo lang, Che, ano, kung kaya mo pa namang gamitin yung old mo yes. na ginagamit mo ngayon, ano, at hindi ka naman nalilate sa mga deadlines mo, at ano, parang comfortable pa namang gamitin, yun muna. Yes. Emergency fund, no? So, yun yung titignan natin, okay? Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan, o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.